afternoon, I'm back. This is some Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon. Malakas nga ba talaga siya kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I would like you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para ma-update naman po kayo sa mga bago kong video. Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam naman natin lahat na ang kandidata ng Miss Universe ay lahat na sila ay nataad na ng ganda. Guys, sino ang nabetan ninyo? At sino ba talagang nakikita ninyong pang Miss Universe? O, diba? So, yun nga. So, talagang grabe ito na todo na to. Grabe ang gaganda ng mga kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe. At nako, medyo nakakatakot ang labanan kasi halos lahat sila ay patangkara ng bonggang-bongga. Kamusta naman si Miss Paraguay na talagang umaaura ng bonggang-bongga doon sa competition ng Miss Universe. So, hindi pa man nag-i-start ang competition, ay talagang excited na ang lahat para dito sa laban ng Miss Universe. Nako, sino kaya ang tatanghaling bagong Miss Universe ngayong taon na to? Ako, para sa akin ha. Alam naman natin ang Miss Universe ang hinahanap pa rin nila dyan. It's not about kung sino ang glamorosa. Hindi lang yan tungkol sa pagiging glamorosa. Hindi lang yan dahil sa ganda. Kailangan talaga ay complete package ang makita nila sa isang kandidata. Yung empowered woman. Kaya kung feeling mo ay empowered ang kandidata mo, ibig sabihin nun, malakas ang laban niya dito sa Miss Universe. Pero kapag ang kandidata ay hindi masyadong nagsasalita at medyo parang tumitiklo, nako guys, medyo malabo ang laban natin dyan, di ba? So yun, so syempre, sino ba ang mga nakikita natin? Syempre, sino ba yung mga nakikita natin ngayon na matitindi talaga dito sa competition ng Miss Universe? Ako, para sa akin na opinion ko lang to. Isa sa mga napapansin ko talaga na si Miss Puerto Rico, iba talaga yung kanyang energy, no? Talagang, ay nako, nagpumapaw. Syempre, nandiyan din nakita ko si Miss Mexico na, ay grabe, kung aurahan ng pag-uusapan, panalo. Ayaw magpakabog. Saka, ang takad pala talaga nito ni Miss Mexico. At saka, syempre, nakikita ko rin dyan si Miss South Africa na talagang, ay nako, kaabang-abang. Saka, syempre, isa din sa mga napansin ko, si Miss Paraguay na talaga namang ayaw talaga magpaawat, di ba? Talagang eksena kong eksena. So, syempre, aabangan pa natin yung ibang mga kandidata katulad ni Miss USA. Nako, alam naman natin na empowered talaga ang bagong Miss USA ngayon. So, tingnan natin kung anong mailalatag niya dito sa Miss Universe, di ba? So, yon. So, according to question, sabi niya, South Africa at Miss Namibia, nakarating na dito sa Miss Universe. Anong say mo, Mama Sam? O, syempre, para sa akin, I'm happy for them. Kasi, syempre, pangarap nila maging isang kandidata dito sa Miss Universe. Lalo na yung Miss South Africa. Sayang naman yung opportunity kung hindi siya makaka-join ngayong taon na to. Saka alam naman natin yung effort ng South Africa, di ba? Sobrang grabe. Yung lahat ng mga beauty queens ay in-invite nila para sa kanilang event. But kung hindi nga sila makakarating dito, ay nakakalungkot naman. So, syempre, ilalaban nila yan. At nag-success naman sila. At congratulations din kay Miss Namibia. Dahil alam naman natin, pangarap daw ni Miss Namibia na makapag-join dito sa Miss Universe. At dream come true sila. So, wala tayong dapat ihusga sa kanila kasi alam mo yon, natupad lang ang pangarap nila na makapag-compete dito sa Miss Universe at sana, syempre, makapasok sila sa finalist ng Miss Universe at mauwi nila ang corona na inaasam nila, di ba? So, titignan natin yan sa mga susunod na araw. So, para sa ikalawang question, sabi niya, ano naman po masasabi mo sa ilang araw ng styling ni Beatrice dito sa laban niya sa Miss Universe? To be honest, guys, kasi simula pa lang naman ang competition, di ba? So, yung styling na nakikita natin halos isa lang yung nakalaglag yung buhok niya. But I think, nag-prepared itong si Beatrice para sa mga yung susunod na mga event. Kumbaga parang, for now, huwag muna masyadong mainit kasi mas simple, mas maganda. Pero pagdating sa finals, doon talaga yung magpapasabog. Diba? So yon. So tingnan natin sa mga susunod na araw kung anong makikita natin styling dito kay Beatrice. Doon naman sa mga nagre-reklamo bakit ang suot ni Beatrice ay laging naka-turtleneck. So para sa akin, it's okay
okay. Kasi kung doon siya feel na maganda at doon siya yung feel confident, it's okay for me. Basta as long na empowered siya dito sa competition ng Miss Universe, may laban ang kandidata natin. Diba? So it doesn't matter kung naka-take turtleneck yan o kung ano man ang suotin yan. Depende yun kung saan siya komportable. I think dito siya komportable, so hayaan natin siya. So next question, sabi niya, tingin mo ba Mama Sam, may laban si Beatrice dito sa Miss Universe? To be honest guys, syempre tulad nga ng sinabi ko, empowered woman ang hinahanap ng Miss Universe. Kung ganda ang pag-uusapan at charisma, meron naman itong si Beatrice. So feeling ko naman, sasabay naman siya sa mga candidates dito sa Miss Universe. At syempre ipaubaya natin yan sa Diyos kung ano ang plano sa kanya ng Diyos. At tingin ko naman si Beatrice mahataw yan sa mga susunod na araw. So hayaan natin siya na ma-enjoy niya yung kanyang moment dito sa Miss Universe at hayaan natin siyang gumalaw ng todo-todo, diba? So malalaman natin yan sa mga susunod na araw kung ano ba talaga yung ipapakita ni Beatrice dito sa competition ng Miss Universe. Hindi ko naman mahinanda sila ng bonggang-bongga dito sa competition ng Miss Universe. At yan yung abangan natin dito kay Beatrice Luigi Gomez. Sabi ng ganun ang makikita natin sa kanya ay Luigi Gomez, diba? So yun, doon, excited ako doon. So let's see. For now, wala pa akong nakikita sa kanya na masasabi ko ay ito na yun, pasabog na. So hintayin natin sa mga susunod na araw, diba? So para sa sumunod na question, sabi niya, sino ang nakikita mong kalaban niyang malakas dito sa Miss Universe? Madami. So parang lahat sila talagang kanya-kanyang eksena. Nandiyan dyan si Miss Thailand, nandiyan dyan si Miss Paraguay, nandiyan dyan si Miss Puerto Rico, nandiyan si Miss Colombia, nandiyan si Miss nandiyan si Miss Mexico. So talagang masasabi ko ang competition ngayon ng Miss Universe ay hindi basta-basta matira-matibay dito. Saka kung tutuusin, matangkad na to si Beatrice, di ba? Pero pag dinikit siya sa mga kandidata, parang ang liit-liit niya. Bakit ganun yung mga represent natin ngayon sa international pageant, no? Parang lumiliit ang Pilipinas. Pero don't worry guys, kasi kahit sabihin pa natin sila ang maliit na kandidata dito, ay incredible naman yan pagdating sa interview lado. Kaya ako, trust ako doon sa preparasyon na ginagawa ng mga kandidata natin. Kaya hayaan natin sila na i-rock nila ang stage ng Miss Universe o kung ano man ang pageant na nilalabanan nila. So, keep praying lang para sa mga kandidata natin at saka syempre support na lang tayo. Bawas-bawasan natin ang pangahanas, ha? So, hayaan natin sila na mag-compete, hayaan natin silang ipakita kung ano ang hinanda nila at kung ano maging resulta nito, iba naman nila ang kanilang makakaya sa competition na nilalabanan nila, di ba? So guys, yun, so ako talaga excited ako dito para sa Miss Universe. Medyo aabangan natin yan, mga ilang araw na lang ang makikita na natin kung ano ba ang mga pasabog ng mga kandidatang gagawin nila dito sa entablado ng Miss Universe na kumukhang lahat ay talagang naghanda at mukhang lahat sila ay mainit sa competition. So, kaabang-abang talaga ang Miss Universe ngayong taon na to. So, stay tuned tayo dyan, di ba? So, yun. So, yun guys. Guys, iniimbitahan ko kayo mamaya na manood ng preliminary competition ng Miss Grand International. Mapapanood nyo yan dito sa Miss Grand TV sa YouTube channel. Kaya, stay tuned tayo para sa laban ni Samantha Panlillo dito sa Miss Grand International 2021. Guys, konti na lang malalaman na natin kung sino ba ang magwawagi dito sa Miss Grand International 2021. Are you excited? Ako excited ako mamaya kung ano ba ang makikita ko kay Samantha Panlillo at kung ano ang pasabog na hinanda niya para sa competition niya dito sa Miss Universe. O diba? So laban lang Pilipinas. So guys, please tutok tayo dito sa Miss Grand mamaya. So pupunta ako doon. So yun. So guys, maraming guys. Kayo guys, sino ba ang nakikita ninyong kalaban na kandidata ngayong taon na to dito sa Miss Universe? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang opinion mo dito sa pinag-uusapan natin. So yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa channel ko, sa aking best friend na si Rona LD, sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Gem na
lagi din nakatutok at nakasuporta dito sa channel natin. Sa inyo lahat guys, maraming maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Basta always be humble. Lagi niyong tandaan guys, kapag wala kayong natatapakan na tao, wala kayong dapat ipag-alala. Kasi ang lahat ng bagay sa mundo na ginagawa natin ay lagi yan may kapalit. So be kind na lang para at least, di ba, at the end of the story, ang marireceive mo rin ay lahat ay kindness din. Di ba? So yon. Guys, maraming maraming salamat guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan! Paalam!